ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng viral scandal, kinabukasan, pagpasok ni Rica sa opisina ng Balay Arkitektura, ay baon-baon nito ang mga payo ng kanyang mga magulang. Maging matapang ang loob at maging matatag na harapin ang kanyang mga katrabaho. Ngunit sa kabila ng mga ito, ay halata pa rin na kinakabahan talaga itong si Rica. Iniisip nito kung papaano niya sasabihin sa kanyang circle ang tunay niyang pinagdaraanan. Sa kabilang banda, ay hindi rin naman mapakali itong si Kyle. Pilit niya ngang kinakausap ang kanyang sarili at sinasabi na kausapin na nga raw niya itong si Rica. Tulad ng dati, ay nagpapalitan na naman sila ng tingin sa isa't isa. Sa pagdaan ng kaibigan ni Rica na si Rose ay nag-sign nga ito ng thumbs up. Dahil dito ay nadagdagan naman ang kumpiyansa ni Rica. Sa pagtayo ni Rica mula sa kanyang kinauupuan ay dumiretso na nga ito sa loob ng opisina ng kanyang Sir Kyle. Sa pagkakataong ito ay hindi naman napansin ni Kyle na patungo na pala sa kanya itong si Rica sapagkat nakayuko nga siya at pilit na tinititigan ang isang malaking papel na kala mo'y binabasa. Ngunit ang katotohanan, humuhugot lamang din siya ng lakas ng loob upang puntahan at kausapin si Rica. Sa pagtayo ni Kyle sa kanyang kinauupuan, ay nagulat ito sapagkat nasa harapan na pala niya itong si Rica. Akma na nga sanang magsasalita itong si Ikay, ngunit isang boses na pamilyar naman ang kanyang narinig. Sa paglingon ni Rica, ay hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang half-sister na si Raven. Nanlaki ang mata nito nang makita niya si Rica. Ang kanina lamang na nakangiting dalaga ay bigla ngayong nagalit. Wika niya, "What the hell are you doing here?" Nang marinig nga ng mga katrabaho ni Rica ang sinabi ni Raven, ay napatigil ang mga ito. Napatayo rin sa kanyang kinauupuan itong si Axel. Tanong ni Kyle kay Raven, "Magkakilala kayo?" Ayon kay Kyle, resident nga raw ng Balay Arkitektura si Rica. Sagot naman ni Raven, "Nakalusot sa inyo yan?" Sumabat na nga rin si Chino. Tanong niya, "Raven, anong nangyayari?" Nagtataka ang sinabi ni Raven, "Hindi nyo ba alam?" Naluluhang tinawag ni Rica ang pangalan ng kanyang half-sister. Wika niya, "Raven," na ang ibig sabihin ay huwag mong sasabihin. Ngunit patuloy pa rin itong si Raven. Walang pakundangan na sinabi ni Raven sa lahat na inakusahan nga raw ng babaeng ito ang kanyang pinsan ng rape after nga raw mag-viral ng kanilang sex video. Dinuro ni Raven si Rica at sinabi nga niya na disgusting daw ito at liar. Tila nagulantang naman ang lahat ng mga katrabaho ni Rica. Isang revelasyon na hindi nila inaasahan. Hindi naman nagdalawang isip si Rica na ipagtanggol ang kanyang sarili. Agad nga niyang nilapitan itong si Raven at sinabi nga niya na hindi raw siya isang sinungaling. Nirape nga raw talaga siya ng pinsan nito. Bagamat matapang niyang hinarap si Raven, hindi naman tumitigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa pagtingin niya sa kanyang paligid, ay nakita nga niya na lahat ng mga tao na nasa loob ng opisinang iyon ay nakatingin lamang sa kanila. Isa-isang tinitigan ni Rica ang kanyang mga katrabaho. Ngunit sa pananaw ni Rica, isa-isa na nga nilang hinuhusgahan ang kanyang pagkatao. Dala ng kanyang emosyon ay iba na nga ang tumatakbo sa imahinasyon ni Rica. Dahil dito ay bahagya na ngang napaatras ang dalaga. At bigla na lamang tumakbo papalabas ng kanilang opisina. Sinubukan ni Kyle na tawagin si Rica, ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Sa paglabas ni Kyle ay agad naman siyang pinigilan ni Raven. Ayon dito, ay kailangan niya nga raw mag-ingat sa mga taong kanyang hinahire. Pero hindi nakinig sa kanya itong si Kyle. Dali-dali niya ang hinabol at sinundan itong si Rica, ngunit paglabas niya sa naturang building, ay hindi na nga niya ito natagpuan pa. Agad naman na sinugod ni Rose itong si Raven at sinabing napakasama nga raw ng ugali nito. Sagot naman ng isa ay nagsasabi lamang daw siya ng totoo. Sa pagbalik ni Kyle sa kanyang opisina ay tila nagbago na nga ang mood nito. Bagamat mahinahon, ngunit mabibigat naman ang kanyang mga sinabi. Ayon sa kanya, wala nga raw karapatan itong si Raven na bastusin ang kanyang opisina. At lalong wala nga rin daw itong karapatan na sabihin sa ibang tao ang bagay na yon, lalong-lalo na nga raw sa kanyang mga tao. Sagot naman ni Raven, "Pero dapat sinabi niya yon." "Hindi mo desisyon yon," sagot ni Kyle. Nagulat naman ang lahat sa taas ng kanyang boses. Talagang napasigaw na nga ang binata sa tindi ng kanyang galit. Mahinahon na sinabi ni Kyle, "Please leave." Pero talagang hindi niya makontrol ang kanyang sarili at muli na namang sumigaw, "Please leave." Minasdan ni Raven ang kanyang paligid. At napagtanto niya
na lahat ng tao na naroroon sa loob ng opisina ay nakatitig sa kanya. At dahil sa labis na kahihiyan, ay umalis na nga rin itong si Raven. Ano kaya ang gagawin ng mga katrabaho ni Rika gayong natuklasan na nga nila ang buong katotohanan? Yan ang ating alamin sa mga susunod na eksena ng Viral Scandal. Don't forget to subscribe mga kaibigan para sa Part 3. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Salamat!